Hello there! Magandang buhay sa inyong lahat! Welcome po ulit kayo sa aking munting hardin. Sa video ko today, ipapakita ko kung paano ko niripat yung mga regalong rubber tree sa akin last Christmas. Okay, so start na tayo. So white pots ang aking gagamitin. Then maglalagay tayo ng hard object sa ilalim so that water can drain out easily. And ito naman ang potting mix na aking gagamitin, made up of loam soil, coco peat, perlite, and vermicompost. Ganito rin yung potting mix na ginamit ko sa kauna-unahan kong rubber tree. So far, okay naman siya. Actually, sa ngayon po, na-double na niya ang kanyang height. Kaya ganitong potting mix na rin ang gagamitin ko dito sa mga panibago kong rubber trees. Kayo po, ano po ba ang gamit niyong potting mix sa inyong mga rubber trees? Kung hindi po kalabisan, please comment down below para masubukan ko rin. We learn from each other, di po ba? So ang next kong ginagawa, dinidiligan ko muna yung potting mix bago ko siya taniman. As usual, tap water po ang aking ginagamit, pero hindi po siya direkta nanggaling sa gripo. Nakastack na po siya dito sa aking drum to make sure na nag-evaporate na ang chlorine content niya. Then check natin kung okay ang ating drainage. So it's repotting time. Unahin ko na to si rubber tree white tineke. So far okay naman yung kanyang potting mix kaya hindi ko na po siya tinanggal lahat. So binawasan ko lang ng konti. And let's add more soil para hindi siya pagewang-gewang. Kung napapansin nyo po, meron na siyang maliit na sanga. So aantayin ko lang po siya na lumaki pa ng konti and then ihiwalay ko na siya sa kanyang mother plant. Actually, hindi ko pa po na-try mag-propagate ng rubber tree. So parang kinakabahan pa ako. May kamahalan kasi yung ganitong halaman kaya nakakapanghinayan kundi mag-survive. Next ko nang ire-repot si rubber tree compacta. At syempre, to follow na rin si rubber tree ruby. I just hope and pray na sana mag-survive itong mga rubber trees na nire-repot ko. O nag-branch out na rin pala to si compacta. Medyo malaki ng konti pero di ko muna siya ipopropagate. Sabi ko nga kanina medyo takot pa ako. So maghahanap muna tayo ng lakas ng loob para mapropagate ko to. Siyempre gusto ko rin silang dumami. Okay, almost done na tayo dito kay rubber tree compacta. Share ko lang po sa inyo, ang gardening po ay hindi madaling trabaho. It requires lots of patience, hard work, and dedication. So katulad po nitong activity ko today, repotting ng aking mga rubber trees, gardening does not stop here. Ito pa lang po ang simula ng mahabang proseso ng pag-aalaga ng rubber trees. Okay, so next na natin si rubber tree ruby. Check ko muna yung kanyang potting mix kung okay din. Mukhang hindi pa siya masyadong stable. Di katulad kanina kay compacta at saka kay white tineke. Rooted naman siya. Iba po kasi yung stable sa rooted. Ah, kaya pala. So, eto tingnan nyo. Maraming osmocot sa ilalim. Compare dun sa dalawang nauna kong niripat, mas konti ang ugat nito ni rubber tree ruby. So, tatanggalin ko na po yung mga osmocot. Hindi ko na siya ibabalik dito. Kasi parang tingin ko na masyado siyang marami. Siguro naman makakasurvive na to si rubber tree ruby. Nakakatakot kasi kapag na-overfeed ang halaman. Okay, so almost done na rin tayo dito kay rubber tree ruby. Share ko na rin sa inyo kung paano ako magdilig ng mga rubber trees. From my experience po sa kauna-unahan kong rubber tree, si rubber tree black prince, pagdating po sa pagdidilig, araw-araw ko po siyang dinidiligan. So 8 months na siya ngayon, so far okay naman. Wala namang nagiging problema na na-overwater or what. I
I just don't know kung mag-work din ang ganong proseso ng aking pagdidilig dito sa aking mga bagong repot na rubber trees. So yan ang pag-aaralan ko pa sa ngayon. And that's another part of gardening. Yung i-observe mo ang iyong mga halaman kung saan sila hiyang or kung ano ang ayaw nila, ano ang gusto nila. That's why ang sinasabi ko po sa inyo kanina, gardening is not an easy task. Okay, so after 3 weeks na mairipat ko ang mga rubber trees na to, eto na po sila ngayon. Nagbigay na sila ng mga bagong dahon. So, nabawasan na yung aking kaba na baka hindi sila mag-survive. Once na nakita natin na nagbigay na ng mga panibagong dahon, it's a good sign na successful ang ating repotting. Isa na namang garden activity ang ibinahagi ko sa inyo ngayon. Sana po ay nagustuhan ninyo. Ako po muli ang inyong abanglingkod. Just call me Ann ng Ogniras Garden. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang buhay po sa inyong lahat at pagpalainawa kayo ng puong may kapal. Hanggang sa muli and see you po in my next vlogs.